imulat na ang inyong mga mata. Dahil simula na naman ang paghahatid namin ng solusyon sa inyong mga problema. Ang motto ng bago kong kumare na si Jaja, makeup is a must. Lalo na sa tulad niyang live streamer. Pag may mga gusto kayong i-request, comment nyo lang dyan, tapos basahin ko. Ganda raw ang isa sa mga puhunan. Kung presentable ka tignan, mag-i-stay sila sa'yo. Hindi raw dapat mawala ang mahahabang pilik mata. Para 100% na nangungusap ang dating ng kanyang mga mata. Pero aminado si Maring Jaja, may isang incident daw sa kanyang beauty journey na nagmulat sa kanya sa katotohanan. Nang minsan kasi siya'y nagpakabit ng eyelash extension na pa-pikit mata na lang siya sa inabot niyang disgrasya. Sobrang sakit na talaga niya kapag pumipikit ako, namamaga, tapos pulang-pula yung buong mata ko. And yung mata ko talaga parang na-disgrasya. Happy Sunday morning mga kaha! Kuya Drew, 29 days na lang, Pasko na. At bukas, holiday pa. That's right, Tink. At ang regalo namin sa inyo, fun kaalaman at solusyon sa mga problema sa bahay, barangay at buhay. Kaya ano pang hinihintay natin, ha? Narito na ang amazing stories of the week! Walang kukurap, paano kung ang ipandikit sa inyong pilik mata? Masking tape pala! Hindi talaga ako nakatulog. Kahit tinanggalin niyo, sobrang pulang-pula pa rin talaga. Taas ang kamay ng malalamig ang Pasko! Di pa ka nagtatagal yung breakup natin, baby ka na naman. Anong gusto mo, antayin pa kita? Habol tayo mga bes at mamasyal sa malalamig na pasyalan. Alam mo kanina ka pa! Paano ko ang mga pinangalan kay Andres Bonifacio? Magtagisa ng husay sa kasaysayan. Bulok or bulok ay bongo. Rigoldo, ribaldo. Gaano kaya nila kakilala ang kanilang tukayong bayani? At sa story time, tampok ang boses ni Capuso actor John Lucas at bibigyang tinig niya ang batang Bonifacio. Na nag-time travel sa year 2023? What? Lodi! Isa ka ring Lodi, Andrew. Taas kamay ng mga walang ka-cuddle weather ngayong Pasko. Gaya rin ba kayo ni na Jan Rez at Dani Lynn na hindi naasahan ang plot twist ng taon? Napakasilosa niya. Kunting kibot mo lang. Papansin agad. Even my cousin or pamangkin. Ganun. Kaya silosa niya. Wala na po siyang time na yung quality time po talaga namin. Parang okay na po sa kanya na nagkakasama kami palagi, nagkikita kami palagi, ganun. Nako! Solusyon na natin yan. At pag-usapan habang namamasyal sa malalamig na Christmas pasyalan. Parang araw natupad ang nasa wishlist ni na Jan Rez at Dani Lynn nang mag-cruise ang kanilang mga landas. Nagkakilala po kami ni Dani Lynn sa isang shooting. Same po kaming rumarakat sa mga taping. One time, inaya ko po siyang lumabas. Matapos ang isang buwan, naging official sila at may label na. Pero ang inaakalang merry na love story, mukhang hindi na raw aabot pa ngayong Pasko. Nangingi po ako sa anin ng 3 days para ayusin yung sarili ko. After 3 days, hindi po siya nagre-response ng maayos. Nakakatulog nga po ako. Kapag gusto mo po talaga ayusin, parang bibigyan mo po ng oras. Magkaayos pa kaya ang dalawa para naman happy ang kanilang Christmas? Puro kakasinungalingan. Tapos na yun. Nang nakikipag-ayos na raw si Janry sa kanyang girlfriend. May nagustuhan po siyang iba. Inaantay ko lang po na mag-effort po siya. Naku po! Ang masayang love story na uwi sa hiwalayan. Pares po kaming galit sa isa't isa. Bigla na lang po kaming hindi talaga nag-usap. At ang pinakamasakit, wala pa raw silang closure. Oh, hep. Bago tapos na ang airtime ng AHA, hindi pa kayo tapos, magtalo yan. Ang diskusyon ng nanlamig nilang relasyon, dito na natin ituloy. Sa mga pasyalang malalamig din, G? Punta tayong Mandaluyong. Dito sa isang ice skating rink, meron daw malamig na bangga ang magaganap. Hindi na mga emosyon, kundi na mga bump car. Oh guys, ganito ah. Para gumaan-gaan ang dibdib nyo, maglabas muna kayo ng mga hinanakit nyo sa isa't isa. Pero syempre, para hindi kayo magsakitan,
dito natin yan gagawin sa isang bump car on ice. Aray, isa pa. Ano kayong problema nito? Ayaw mong tumigil, ah. Sige, ako naman ngayon. Gusto mo mas malakas, ah. Grabe! Nakarami kayo ng bump doon, ha? Oh, okay na ba? Na-release nyo na ba? Okay. Sa pinakabagong paandar na pasyalan ngayong Pasko. Tiyak kakabugain yung puso sa bangga ng mga sasakyan sa ibabaw ng yelo. Alam nyo bang gamit ang motor at baterya? Umaandar ang ice bumper cars na nakakabit naman sa isang joystick. Think of a remote control toy car, guys. May gulong din ang kada sasakyan para umandar ang mga ito sa yelo. Safe na safe din naman daw ito dahil bukod sa rubber bumper, meron din itong inflatable support na malasalbabida ang itsura. Pwede masubukan ang ice bumper cars na ito sa halagang 150 pesos kada 5 minuto. Hindi pa tayo tapos sa usapang malamig na relasyon at destinasyon. Lilipat naman tayo sa pasyalang may snow. Pero sa biyaheng ito, hindi kayo magkakaroon ng jet lag dahil may snow na raw dito sa Nai Cavite. Ang 14 na hektare ang farm na ito sa Cavite, dinarayo dahil sa kanilang 33 attractions na ang tema, pasyalan around the world. Para ng araw kayong lumipad sa mga sikat na lugar sa labas ng Pilipinas. Pero ngayong Pasko, ang naisipan nilang pasabog, ang magpaulan ng snow sa kanilang Christmas village. Want as realistic as possible yung feeling at yung itsura pag nag-picture taking ka at meron po kaming moving train. Let the snow party begin! Pero FYI mga kaaha, hindi talaga totoong snow o yellow ito ha! Alam niyo bang ito ay mga bula o bubble mula sa organic soap? Kaya hindi raw ito masama sa ating balat. Nagtataka pa ba kayo kung bakit ang snow natin ay puro artificial? Huh? Sus! Ganito kasi yan. Kahit pa December season o kahit gaano pa kalamig ang Pasko mo, hindi pa rin ito sapat para makabuo ng snow. Okay? In most cases kasi, kailangan ng at least 32 degrees Fahrenheit para mabuo ang snow. Kaya, tanggapin nyo na lang kasi na ang klima at lokasyon ng Pilipinas ay pang tropical talaga. Pero teka, nagkakasiyahan ang lahat, pero hindi pa rin nagkakaroon ng closure itong dalawa nating kaaha. Lingid sa kaalaman ni Danilyn, ang isa sa mga mascot na nagpapasaya sa kanya sa train ride. Pwede ba tayo mag-usap? Para hindi sila mailang, iniwan muna namin ang dalawa para masinsinang makapag-usap. Magkaayos na kaya sila? Hindi man sila nagkabalikan, ang mahalaga ay nagkaroon sila ng maayos na paghiwalay. Nakuha na nila ang closure na kanilang deserve. Laging tandaan mga kaaha, anumang alita na meron tayo sa ibang tao, ngayong Pasko, ang pinakamagandang regalang mabibigay natin, kapatawaran para sa mga nanakit sa atin at para sa ating mga sarili. Aha! Ang live streamer na si Jaja, puhunan daw ang kanyang ganda. Makalimutan na raw ang lahat, huwag lang ang ipinakabit niyang eyelash extension. Nakakasave ako ng time since medyo matagal ako maglagay ng mga false eyelashes eh. So pag nag-eyelash extension ako, ano na lang, eyeshadow na lang yung ilalagay ko tapos okay na. May mga suking eyelash artist na raw si Jaja. At ang pagpapakabit ng eyelashes, ginagastusan pa raw niya ng libo-libo.
Pero ang inakalang pak na ganda. Pero wisyo pa lang dala. Naiiyak talaga ako kasi sobrang sakit. At sa pagdilat ni Jaja, bumulaga sa kanya ang ginamit na pandikit sa kanyang pilik mata. Doon ko nalaman yung ginamit niya sa akin, masking tape, yung ginagamit pang school supplies. Eh, madikit yun. Eh, hindi na ako nakapunta doon sa paggugusihan ko na event. Hindi talaga ako nakatulog. Kahit tinanggalin niya, sobrang pulang-pula pa rin talaga. Sa nangyari kay Jaja, magbayad kaya ang may sala? Mga red flag ng isang delikadong paraan ng pagpapakabit ng pilik mata. Number 1. Gumagamit ng ibang tape bukod sa lash pads o medical tape. Aray! Red flag number 2. Higit na dami ng chemicals kumpara sa kinakailangan. Inay ko po. Nagkaroon siya ng chemical burn dahil namula ang parehas niyang mata and talagang kitang irritated. Pero possible din na nagkaroon pa siya ng eye bruise, which dahil ang ginamit sa kanya is masking tape. Red flag number 3. Kapag kaduda-duda ang presyo ng serbisyo at kapag nakaramdam ng hindi maganda, aba, tigil na yan at kumonsulta na agad sa doktor. Kapag nagpa-lash extensions ka, dapat walang tumutusok na pakiramdam, walang makating pakiramdam, as in dapat nandyan lang siya. Pero ang mas matindi raw sa dinanas ni Jaja, mas lumabo pa raw ang kanyang mga mata. Huh? Tumaas yung grado from 50 naging 100 to 125 yung last check ko. We'll start with your right eye first. O-Z-R-Z. Kamusta na kaya ang kanyang paningin? Eh, medyo nagka-dry yung mata mo. Nowadays kasi, sa computer at cellphone ng mga tao, mas madalas nagka-dry eye. I don't see any damage from the eyelash. Whatever damage was there, it's not there anymore. Pinayuhan din si Jaja ng tamang pangangalaga ng mga mata. Yung paglagay kasi ng eyelash extensions, okay lang naman yan. No? Basta tama yung paggawa. Para sa marami, ang pagkakaroon ng magandang pilik mata, nakagaganda. Pero ahalam nyo ba ang tunay na purpose ng mga ito? Ang pilik mata ang pumuprotekta sa ating mga mata kontra sa mga posibleng foreign objects na mapunta rito. Halimbawa na lang ang alikabok, insekto o debris. Binalikan din daw ni Jaja ang nasabing lash artist na gumawa sa kanyang pilik mata. Minessage ko siya, sorry daw talaga, nakatulog siya. Tapos i-remove niya na lang daw. Yun lang, hindi siya nagsabi kung i-refund niya ba or ano, wala siyang sinabing iba. Tapos nag-sorry na lang siya sa akin na kung pwede daw, wag ko daw siya i-drop name. Kabilang sa mga pwedeng gawin nung kanyang customer na napinsala, maaari siyang magdemanda for damages. Actually, for actual damages. At maaari ding maggawad ang korte ng moral damages kapag ka yung pinsala na natamo noong biktima ay nagdulot sa kanya ng sleepless nights o kaya masyadong emosyonal na pabigat. Don't worry, Jaja. Masisilayan mo pa ang magandang bukas ng iyong mga pilik mata. Ang tamang paglalagay raw ng pilik mata, hindi minamadali. At maingat itong ikinakabit. Matapos ang mahigit isang oras. Ganda po. Ganda. Wala namang masama sa paghahangad ng kagandahan. Lalo na't kung ang hatid nito'y kumpiyansa at kasiyahan. Pero huwag din sana tayong magbulag-bulagan sa peligrong hatid ng mga produktong nangangako ng Instant Beauty. Parang mali yung OOTD ko ah. Yan! Mas bagay ng suot ko, no? Ayos! Okay, mga kaha, alam niyo ba kung bakit holiday bukas? Clue, may kinalaman to sa suot ko ngayon! Sige, bibigyan ko kayong oras para mag-isip. Okay, time's up! Ilang ka lang. Sige, isip ka. Okay, time's up! Bukas, ipagdiriwang lang naman natin ang Bonifacio Day! Tama, Kuya Drew. Pero alam niyo ba na ang mismong birthday ni Gat Andres Bonifacio ay sa November 30 pa? Tama ka dyan, Tink! Pero ngayong umaga mismo, bibigyan pugay na natin siya real quick.
Bibisita tayo sa Museo ng Katipunan dito sa San Juan. At imbitado ang mga Gen Z. Nakatokayo pa ng ating loading bayani. Hi, I'm Andrew Bonifacio. Hi, ako nga po pala si Andrew Pasaylo. Ako nga po pala si Andrea Eder Labhata. Hi, ako po si Andrea May Caboteja. Hi, I'm Andrea Tenoso. Hindi nila alam. May surprise kami sa kanila. Ano ito? Class, bring out one whole sheet of paper dahil magkakaroon tayo ng surprise pop quiz tungkol kay Gat Andres Bonifacio. At ito pa ang isang surpresa. May papremyo kami sa kanila, mga kaha. Gaano pa kaya kalalim at kalawak ang nalalaman natin sa kasaysayan at sa buhay ni Gat Andres Bonifacio? At aba syempre, kayong mga nanonood dyan, pwedeng-pwede rin kayong makisagot. Itaas ang bandera ng Team Bahay! Dito sa Museo ng Katipunan, pwedeng hawakan ang ibang exhibit items. At meron din silang Braille alphabet para sa visually impaired nating mga kaaha. Siguro sa kayo na ang alam nyo na si Bonifacio ay revolusyonaryo. Pero bukod doon, ano pang alam sa kanya? Okay, si Bonifacio po ay isang theater actor. Nandito rin ang replica ng iconic na sedula na pinulit daw ni Gat Andres para ipakita ang pagmamahal sa bayan. Dahil tapos na sila sa pag-iikot sa museum, tingnan nga natin kung ano ang mga natutunan nila. It's time for our pop quiz, mga kaaha! Alam nyo bang di tulad ng mga nakalimbag sa lumang textbooks na mahirap lang sina Andres Bonifacio? Ang totoo talaga, middle class ang pamilya na noon. Ang kanyang ama na si Santiago ay staff ng Gobernadorcillo o Town Governor. Samantalang ang kanyang ina na si Catalina ay supervisor sa isang kumpanya. Ang tanong, sa factory ng anong produkto, Bisor ang ina ni Bonifacio? Oh no! Mukhang walang nakakuha ng tamang sagot sa kanila, Kuya Drew. Ang tamang sagot, tobacco. Sinasabing opisyal na maliit na opisyal ng pamahalaan ng kanyang ama, pero ito ay may ano, no? Ito ay namamangka din. So may mga hanap buhay yung kanyang mga magulang, may lupa sila sa Tondo at Binondo, no, yung area na yon. Binili ng gobyerno sa kanila nang itayo yung railroad. Alam niyo bang part-time theater performer din si Andres Bonifacio? Ah, ang tanong! Sinong kinilang fictional folklore character ang madalas niyang ginagampanan sa mga dula? And... mali ata yung Gollum's pet. Nasa burner ka pa yun. Hindi, joke. Napakinggan ko po kanina. Kasi, no, I am also a, ano, theater actor, so madali ko siya natandaan kanina. Oops! Close enough! Ang tamang sagot, Bernardo Carpio. Alam niyo bang di tulad na nakikita natin sa mga rebulto, iba raw ang weapon of choice ni Bonifacio. Ang tanong, ano ang ginagamit na sandata ni Andres Bonifacio sa pakikidigma? Bolo, rebulto, bulok. Pwede yung pali. Basta may ring. Pwede yung pali. Dito na siya, basta may ring. Tama ba yung nabasa? Rigoldo, rebaldo. Ang hinahanap nating sagot, revolver. Isa itong klase ng baril, mga kaaha. Ayon sa pananaliksik ni Guillermo Tolentino, habang ginagawa yung kanyang monumento sa Caloocan, na pagtanong-tanongin sa mga kaibigan ni Andres Bonifacio, sa mga nakasama niya, na talagang preferred choice ni ng weapon ni Bonifacio ay hindi bolo, kundi revolver. Pero pag tinignan mo yung mga great works of art about Bonifacio, may hawak din na bolo at may hawak na revolver. Sa kabuuan ng ating pop quiz, walang nakuha ni isang butos ang mga katukayo ni Andres Bonifacio. Nakalulungkot ng malaman. Ang mahalaga ay bukas ang isipan nilang matutong muli sa ating kasaysayan. At dahil dyan, may sorpresa pa kami sa mga pag-asa ng bayan. Hello, good morning. Hello. Hello. Ang kapatid ni Andres Bonifacio, si Estrella Jona, ang direct lola ko. Nagiging proud ka, nararamdaman mo na
masarap pala magkaroon ng dugong bayani. Siyempre, nasa puso mo yung pagiging makabayan din. Kayo naman ang tatanungin ko kaya, ano naman ang natutunan nyo? Hindi naman talaga laban ng laban si Andres Bonifacio. Talagang may mga ano din siya, may mga iba din siyang paraan para lumaban sa mga Kastila. Parang tayo ay kumaya. Gaya ng ginawa niyang, essay. Sana ma-absorb ng mga kabataan yung sinabi niya. Buhay ang aking inialay para ilaban ang ating kalayaan. Ikaw, ano ba ang kaya mong gawin para sa inang bayan? May 10, 1897, nang iniutos na patayin si Andres Bonifacio sa edad na 33 years old. Ang matapang nating bayani, pinagtataga sa isang bundok sa Cavite. At alam niyo bang walang natagpuan ni isang piraso sa labi ni Bonifacio? Pero paano kaya kung ang lodi nating bayani mag-time travel to 2023? Yan ang kwentong hatid namin sa inyo para sa AHA Storytime. Oh, tara, kilalanin natin si Lodi Bonnie. Alam mo bang mas mahal pa yan sa buhay mong hayop ka? Brad, wala akong kasalanan dito. Tampok ang boses ng Kapuso actor at kontrabida sa bagong action serye ng GMA, ang Black Rider. Tignan natin kung hanggang saan ang angas. Bibigyan boses ni John Lucas ang lodi nating si Andres Bonifacio. Sino nagtapo ng Diyos dito kay Bonifacio? Mga ka-aha, meet may tukayong si Andrew, grade 5 student sa mababang paralan ng Andres Bonifacio. Si Andrew po, nakita ko po na binuhusan niya ng Diyos ang painting. Opo, ma'am. Siyang naiwan kahapon dito. Andres Reyes! Paano mo nagawa ito kay Bonifacio? Bilang parusa, gumuhit ka ng bagong painting. Ready na yan bukas, bagong program. Understood? Opo. Naku, Tukayo, you're in big trouble. Ay, paano ko kaya sisimulan ito? Lord, send help po! Hala, sino ka? Ang ngalan ko ay Andres Bonifacio. Weh? Di nga. Hala, totoong tao ka nga. Lodi Pony? Pero bakit ibang itsura mo dun sa painting? Anong painting? Diyan sa nakaguhit. To the rescue ang batang si Bonifacio kay Andrew. Ang taon ngayon ay 2023. At sa akin, ipinangalan ang paaralang ito? Oo, lodi ka namin. Kasi namatay ka para sa bayan. Ako ay mamamatay? Namamamasyal ka sa bayan. Hayaan mo na yun. Pwede mo ba ako tulungan na iguwit ang mukha mo, lodi? At nakaisip ng paraan si Andrew sa tulong ng kanyang lodi, Bonnie. Oo, huwag ka masyadong gumalaw. Kailangan ko patandayin yung itsura mo. Para saan ba ito, kaibigan? Ikinuwento ni Andrew ang pambubuli sa kanya ng mga kaklase. Kung ikaw ay nasa tama, huwag mong hayaang apihin ka ng iba. Sana kasing tapang mo ako, Lodi Bonnie. Hindi masamang maging matapang kung nasa panig ka ng katotohanan at kabutihan. Kinabukasan, shock ang lahat! Everyone, amazing Andrew! Nang makaipon ng lakas na loob, ipinagtapat na rin ni Andrew ang buong katotohanan. Sorry Andrew, at ikaw pa ang naparusahan. At kayong dalawa, hindi kailanman naging tama na ipasa sa iba ang inyong kamalian. Patawarin mo kami Andrew. Sana maging magkaibigan pa rin tayo. Basta promise nyo, hindi nyo nauulitin. Isa pa, nag-enjoy ako sa pagguhit kay Andres Bonifacio. Mukhang kailangan mo nang umuwi, Lodi. Kanina mo pa binabanggit kang Lodi. Lodi?
idolo, Bayani. Lodi! Isa ka ring Lodi, Andrew. Dahil bayani ka sa iyong pamilya at sa iyong paaralan. Maging matapang ka kung kinakailangan. At laging hangarin ang kabutihan ng lahat. Maraming salamat, Lodi Bonnie. Ang pagiging Lodi, walang pinipiling edad, kasarian at estado sa buhay. Sabi nga ni Gat Andres Bonifacio, always desire the goodness of each other and be a model to one another. Aha! Hindi, ako na nagsabi ng aha. Oh, nag-take notes ba kayo sa mga binigyan naming life hacks? Basta mga ka-aha. Don't worry, we got you! Good job! Tama ka dyan, Think. O paano ba yan? Ituloy muna natin ang kulitan natin online, ha? Okay, just like and follow our official Facebook page, AHA! Exclamation point, and TikTok account at AHA_GMA. Hanggang sa susunod na linggo, hanggang sa mga susunod niyo pang mga kaapu-apuhan. Sama-sama tayong mamangha at matuto dahil sa ating fun kalaman. Kayo ang panalo. AHA!